bago namin gawin talaga yung eksena, rehearse muna namin siya ng paulit-ulit sa isang safe na space na magiging komportable kami. Dahil alam namin na mahirap, mainit yung lugar, at masaselan yung mga gagawin na namin eksena. Kaya kailangan na maayos namin siya ng good. Mas, ano ba, nung in-offer sa'yo to, mas gusto mo tong role mo na to na villain, Japanese, compared dun sa role, halimbawa ni Alden na Pinoy, lumalaban sa mga boss? Ako po talagang pinili ko na ganito yung role na mapunta sa akin dahil gusto ko po bawat role na ginagawa ko pa iba-iba. Lalo na nung yun sa mga huling nagawa ko, period din sa Maria Clara at Ibarra. At yung napunta ako dito, gusto ko hindi lang siya basta ordinaryo ng Pilipino dahil baka maging makumpara dun sa previous ko na ginawa. Kaya binabuti ko na maging ibang lahi na lang, mas maging kontrabida na lang. At dahil siyempre 20 years na rin ako sa industriya or more, kailangan may bago ka lagi talagang pinapakita. At alam mo yun, maraming matindi ang labanan eh. So kailangan talaga lagi kang mag-effort at may pakitang bago para hindi magsawang panoorin ka ng mga tao. Saan ka mas may satisfaction? Dito sa pagganap ng villain or yung sa yung mabayat na karakter? Yung maginagaw pa naman talaga basically. Saan ko nagkaroon ng satisfaction? Yung mas iba yung feeling. Siguro dito sa ganitong klaseng mga roles, lalo na ang hirap talaga ng mga ginagawa namin. Kahapon, galing ko sa taping, talagang na-overload ako sa mga Japanese lines. Buti lang talaga nandito silang dalawa para tulungan kami lahat doon ng mga Japanese lines. Pero iba yung feeling pagkatapos mo lahat yun, pagkatapos mo lahat ng eksena na nagawa ko ng mabuti. Natuwa silang dalawa sa mga tinuro nila sa akin, nagawa ko ng maayos. Masarap yung pakiramdam. Para lagi kang merong feeling ko, pag meron akong taping kinabukasan, parang meron akong test o meron akong exam na pinagkaandaan palagi. At pagka pasado or maganda yung nagawa ko, ibang klase yung feeling at yung yun, satisfaction. Plus, nag-research ka nito during the time of Japanese invasion? Well, although medyo hindi mahaba yung aming research period. Ako lalo na dahil isa ako sa mga late na ipinasok na characters dito sa programa na to. Pero siyempre nandiyan naman lahat ng information sa internet, lahat ng mga kailangan mong malaman. Ayun, nanood din ng mga pelikula na parang dito rin sa panahon na to, parang mga buwan ng Pearl Harbor, Letters from Iwo Jima, at yun kung ano-ano pa. At syempre yung pagbabasa ng script, yung kailangan mo talagang basahin palagi, paulit-ulit. Okay, thank you, Danny.